Sana okay kayo. Ako okay naman ako. So for today, ang gagawin natin ay mag-story time tayo. Since it's Mother's Day at marami na rin po talaga nagre-request na gawin ko to, eto na, gagawin ko na siya. Actually, hindi ako masyadong kampante or masasabing komportable sa ganitong klaseng vlog, yung nagkikwento ng personal life mo. Kasi may mga tao talagang ganun eh. At isa ko dun. Ako naman kasi para sa akin, parang nag-YouTube ako para mag-entertain ng mga tao, hindi para mag-showbiz chika or ikwento yung buhay ko. Well, may mga ganun na nagkikwento rin ng personal life nila, pero kumbaga bonus na lang yon sa pagiging vlogger, di ba? And kanya-kanya naman tayo eh. Meron tayong mga bagay na komportable tayo at may mga bagay na hindi tayo komportable. But anyways, eto na nga, speaking, andito na rin naman tayo ngayon. So, ikikwento ko na talaga since gusto ko rin namang maka-inspire and ang dami ding nagtatanong. So, I think okay naman na ma-share ko sa inyo, lalo na sa mga kabataan ngayon at dun sa mga taong nagkakaroon ng matatawag na early pregnancy. So paano ko ba sisimulan? Ganito kasi yun. Marami din mga hindi nakakaalam ng mga subscribers ko din na may baby na ako o may anak na ako. Kasi hindi ko rin masyadong pinapost or kinikwento. Pinapost ko rin naman pero hindi yung, siguro before, hindi todo-todo. Because, feeling ko kasi, nung time na yon parang, feeling ko kasi pa nagkwento ako, parang laging may follow-up question. So magkakaroon ng kasunod hanggang sa mauungkat na papag-usapan. So parang, I just wanna keep it private. Parang gusto ko lang maging private siya pagdating sa ganung bagay. Total, alam naman ng mga friends ko at saka ng ibang tao. So, hanggang doon na lang yun. Yun lang naman. So, ayan, para sa mga hindi nakakaalam, ngayon alam nyo na. Anyways, ayun na nga, simulan na po natin. So, sa totoo lang, hindi ko in-expect talaga na mangyayari yun. Kasi ako, kumbaga, wala talaga sa utak ko ng mga time na yun. Siyempre, bata pa, diba? Ayokong mag-asawa, ayokong magkaanak. Yung mga ganung bagay. So, ang nasa isip ko lang noon is career. Yan, marami akong mga pangarap, ganyan. And nung time na nalaman ko na buntis ako is 4 months na. Yes, 4 months na. Dun ko lang nalaman. Kasi, anong nangyari nun? Nung time na yun, na buntis ako, nag-audition ako sa isang sikat o kilala na reality show. Hindi ko nasabihin kung anong channel at kung ano man yun. Nag-audition ako dun and naging maganda naman. At nakapasa naman ako and umabot na dun ako sa level na yung may psycho test na. Alam mo yung parang, ito na talaga yun eh. Ito na yung, shucks, ito na. Isa to sa mga pangarap ko. Eh di, ayun, sobrang saya ko talaga nun. Tapos, ako, hindi ako dinadatnan, hindi ako nagkakaroon. So ako, iniisip ko naman na, baka delayed lang. Pero iniisip ko, regular naman ako, ba't ako madedelay ng 1 month, 2 months, tapos 3 months? So, ayun na nga, dumating yung time na nagdududa na ako, natatakot na ako kasi hindi ako nagkakaroon. Pero iniisip ko, baka delayed lang ako. Pero regular naman ako. So parang alam niyo yun, in denial ako. Nung una okay pa eh, kasi first month, tapos second month, hanggang sa naging third month. Hala, parang iba na yata to. Pero ayoko pa rin maniwala. Hanggang sa syempre, ang mga nanay, nakakakutob sila sa mga nangyayari sa anak. So hindi kayo makakapagtago talaga at makakapagsinungaling sa kanila. So napansin na ng mama ko na, ba't di ka pa nagkakaroon? Sabi ko, hindi nagkaroon na ako. Eh, siya yung naglalaban ng panty ko. So, alam niya. Alam niya kung nagkakaroon ako o hindi. Ganon. FYI lang ah, hindi ko siya inuutos sa maglaba. Siya talaga yung nagpupumilit na huwag akong paglabahin kasi sabi niya, asset ko daw yung kamay ko, so huwag ko daw sirain. So, siya talaga yung naglalaba. So, anyways, napapansin niya na, so sabi ko, kailangan ko gumawa ng paraan. Alam niyo naman ako, maraming kalokohan. Ang ginawa ko, bumili ako ng napkin. Tapos, yung napkin, nilagyan ko na ano, Crayolang red. Ginanong-ganong ko siya para magkulay red. Tapos, binalot ko siya kunyari. Alam mo yung nakabalot pero makikita mo yung red. Tapos tinapon ko sa basurahan. Eh, alam ko nag-check siya sa mga ganyan. So, nung pagkakita niya, feeling ko, okay na to. Kasi nakita niya may red-red yung, ano, yung napkin. O, di ba nakakatawa? Pero ayun na nga, hanggang sa lumipas na lumipas, feeling ko nagududa na talaga siya. Kasi alam naman laging ganun yung gawin ko, di ba? Tsaka parang medyo nananaba ako. Tapos lagi ako naka-bathrobe kahit sa loob ng bahay. Pero feeling ko napapansin niya na yun. Hanggang sa one day, kaya niya nalaman kasi parang nagkasagutan yata kami. Hindi ko alam kung emotional ba ako nung time na yun. Siyempre, pag preggy ka, di ba? Baka may ganun. So, nung araw na yun, parang nagkaroon kami ng small fight hanggang sa lumaki. Tapos hanggang sa nadulas ako sa bibig ko na, kasi nga buntis ako. Ganyan, ayun. Sobrang drama talaga, pang MMK. Nadulas ako ng ganyan, tapos ayun na shock talaga siya. Siguro in denial din siya, kahit may duda na siya. Kasi feeling niya, hindi to magagawa. Hindi mangyayari to.
Tapos, syempre, diba, parang hindi pa dapat, ganyan. So, iyak ako na iyak. At hindi ko na maalala kung sinampal ba niya ako noon. Sinabunutan. Parang, hindi ako sure eh. Pero basta ang naaalala ko lang, iyak na siya ng iyak. Hanggang madaling araw, iyak siya ng iyak, tapos nakahawak lang siya sa chan ko. Yun yung naaalala ko. Tapos, ito pala, na-confirm ko din na preggy talaga ako bago mangyari yun ah. Kasi parang one night, nakahiga ako. Tapos, biglang may sumipa sa chan ko, guys. Sabi ko, ano to? Hindi naman to kabag. May sumipa. Eh, syempre, 4 months na. So, medyo alam niyo yun. Sabi ko, in denial pa rin ako, hindi. Pero baka talaga totoo na to. Pero hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin. So, buti na lang nangyari yung fight na yun. Minsan talaga may mga bagay na nangyayari na, alam mo yung everything happens for a reason. Siguro kaya kami nag-away nung time na yun para madulas ako at para masabi ko na rin. So, ayun, nangyari nang dapat mangyari hanggang sa nalaman na niya. Well, ayun, naging supportive naman siya sa pagbubuntis ko. So, nung time na yun, aminado ko, tinatago ko talaga siya kasi nahihiya talaga ako sa mga kapitbahay namin, sa mga, ano po, kaibigan ko, sa trabaho. So, lagi ako naka-jacket. Tapos parang di ko alam kung paano ko sasabihin, paano ko explain na nangyari yun. Oo, pero singit ko lang, take note, hindi po ako iniwan. Just to be clear, hindi po ako iniwan, okay? Nasingit ko lang naman kasi may nagsabi niya na nanakal na daw ako, iniwan ako. So, ayoko na ikwento yon kasi iba naman yung story natin ngayon, okay? So, doon lang tayo mag-focus sa pregnancy story, okay? So, ayun na nga, nangyari na nga. Tapos, hanggang sa dumating na ngayon time na manganak na ako. Tapos, nung nagbubuntis ako, so, noong time na yon tinigyawat ako, punong-puno yung mukha ko ng buong tigyawat. Alam mo yung pimple na tinubuan ng mukha? Ganun po yung nangyari sa akin. Sobrang dami kong tigyawat. Sabi ko, bakit ganito? So, ayun na nga. Hanggang sa dumating na yung araw ng mga anak na ako, nagdabba ako noon. Nagdabba ako nung araw na yon. Kasi sinabihan ako ng OB ko na nung araw na yon, mga anak ka na ha. Umaga due date mo na. Pero nasa dubbing ako. Wala akong maramdaman. Bakit ganun? Parang hindi pa yata akong mga anak. Pero sabi niya, punta ka na ng ospital para dito ka nababantayan. Kasi napunta na ako ng ospital, parang ayun na, may in-inject sa akin para mag-labor ka na. Something like that. O, di ba wala akong alam. Anyways, ayun na nga. Kasi parang hindi yata bumubuka yung sipit-sipitan ko. Ganun? So, sabi ng doktor, ba't ganun? Ang liit pa rin ang sipit-sipitan mo. Eh, sabi nila, sa mga hindi ko alam kung pamahiin ba yun o paniniwala, yung lola ko kasi nung bata ako, lagi yung hinihilot. So, ewan ko, yun daw yung cause para lumilit yung sipit-sipitan. But anyways, kung ano man yun, kung naniniwala man kayo hindi dun, yun na nga, ang tagal niyang bumukas. Hanggang sa overnight na kinabukasan, sabi ng OB ko, hindi pa rin lumalaki. Kailangan ka ng ECS. Sabi ko, ha? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ma-hurt. Kasi ayoko din naman talagang mag-normal dahil matatakotin ako, guys. So, feeling ko paglalabas yung baby, baka mapatakbo ako. Alam mo yon, hindi ko talaga kaya yung yun talaga yung inaayawan ko sa mga anak, yung makikita mo, ganyan, yung lalabas, diba? So, medyo okay na rin na CS, sabi niya CS daw. Pero sabi ko sa kanya, bago ko sinies, nag-powder muna ako, tapos nag-lip tint, tapos nagsalamin ako. Sayang nga, hindi pa uso yung mga video-video noon, hindi ko pa naisip yun ng time na yun. So, after ko mag-powder ng Johnson's Baby Powder at nag-lip tint, sabi ko kay Doc, Doc, huwag niyo po ipakita sa akin yung mga gunting na malalaki tsaka yung panghiwa, ilayo niyo po sa akin. Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos, okay. Tapos, anong cut dito? Ganyan. Eh, pag cesarean, di ba ganun yung natural na cut? Pag ganun, sabi ko, Doc, yung hiwa niyo po sa akin, yung bikini lang po. Yung bikini line lang po. Kasi ano, gusto ko pa makapag two-piece. O, diba? Naisip ko pa talaga yun ng mga panahong yun. So, anyways, tawa siya ng tawa. So, ayun na nga. Pinasok na ako dun sa operating room. Takot na takot ako. Mag-isa lang ako. Pagkatapos nun, sabi ko parang hindi ko po kaya makita. Sabi, huwag ka mag-alala, may anesthesia naman. Sabi ko, gusto ko po, tulog po talaga ako agad. So, yun, napag-usapan nila kasi sobrang natataranta ako kung ano pinagsasabi ko, dok, ganyan ako ng ganyan. So, anong nangyari nun? Pinatalikod ako. Pagkatalikod ko, tagilid ka na. Pagkatagilid ko, in-injecta na ako agad dito sa may spinal cord. Dito sa likod, sa may spine ko, in-injection na agad ako. At pag-inject na yon, alam niyo yung pagtusok na point. Tulog na talaga agad ako. As in, pagtusok. Ganun na agad yung mukha ko. So, wala na ako naalala after nun. Ang naalala ko na lang, ang tagal ng tulog ko and kinabukasan, pagising ko, groggy ako, hindi ako makapagsalita. Sabi ko, ba't ganun? Tapos yung kalahati ng katawan ko, hindi nakakagalaw. Sabi ko, ba't ganito? Na-paralyze na ba ako? Hindi ko may taas yung paa ko. Hindi rin ako makapagsalita ng malakas. Sabi ko, ha? So, ang ginawa ko, tulog na lang ulit ako. Tinulog ko ulit. So, pagkagising ko, hindi pa rin makagalaw yung kalahati ng katawan ko, guys. Sabi ko, bakit ganito? Tapos sobrang sakit ng tiyan ko. Doon ko naramdaman yung hiwa. Sabi ko, ang sakit. Eh, mag-isa lang ako noon sa kwarto. Kinlik ko yung pangtawag sa nurse. Pagtawag ko sa nurse, sabi ko,
nurse, punta po kayo dito. Pinapunta ko siya para pagkamutin lang ng likod ko. Tapos, sinabi ko na, pakitaas po yung isang paa ko. Kasi gusto ko lang maramdaman yung feeling na maiaangat mo yung katawan mo. Kasi feeling ko, ala, paralyzed na ba ako? So, pakitaas lang po, sabi kong ganun. Tapos, ayun na, nagpahinga na ako. And then, ayun na, kinabukasan, hindi ko pa rin nakikita yung baby ko. Kasi hindi pa ako ready. Tinig ko nga ang sama ko noon kasi hindi ko siya tinignan agad. Parang shock pa ako. So, nasa nursery lang siya. And actually, mag-one week na siya doon. Kailangan daw muna siya doon kasi naninilaw daw. Sabi ng mama ko, ano, hindi ko ba sisilipin yung anak mo? Sabi ko, sige, sisilipin ko na. And then, dumating yung araw na sisilipin ko na. Alam niyo yung feeling na dapat may lukso ng dugo. Pero pagtingin ko, sabi ko, bakit ganun? Parang hindi ko, ano ko ba talaga yan? Parang gano'n, sabi ko, ba't gano'n? Wala akong maramdaman na lukso ng dugo. Tapos parang nanlalata ako, hindi ko pa rin talaga matanggap. Ewan ko ba, siguro may gano'n talaga kasi pag hindi ka ready and when you're young, alam mo na, ang hirap tanggapin ng mga bagay-bagay. Sabi sa akin ng nurse, kailangan po ipadede. Sabi ko, ha? Ipadede? Anong alam ko dyan? So ayun na, kinarga ko na siya and then pinadede ko. Yung unang dede niya sa akin, gano'n pala yung pakiramdam nun? Sinupsup niya talaga. Tapos parang nanganggap, sabi ko, aray! Ako sabi, tawalan tawa mama ko. Ano, bakit? Eh, nangangagat. Ganyan talaga, kailangan yung masupsup yung ano, yung gatas. So, ayun na nga. Ayun na yung nangyari. Tapos, happy naman pagkatapos nun. Pero nung umuwi ako sa bahay, parang hindi ko pa rin ma-feel. So, ang nag-aalaga sa kanya, mama ko, tsaka lolo ko. Hindi ko pa alam kung paano mag-alaga ng baby talaga. Pero, yun yung isa sa bagay na pinagsisisihan ko. Yung hindi ko napalitan ng diaper, hindi ko nahili. Nahihili ko naman, nakakarga ko naman. Pero hindi yung talagang solid na talaga nakatutok ka talaga. Hindi yung gano'n eh. So, yun na may miss ko. Sana nagawa ko yung mga ganung bagay. Yung mga talagang sobrang pag-aalaga. Kaya naman, masasabi ko sa mga kabataan ngayon, kung nararanasan nyo yan or kung may secret kayo na tinatago sa magulang nyo, at halimbawa nabuntis kayo na hindi nyo matanggap, alam nyo balang araw pag-iisihan nyo yan. Kasi I've been there. Kaya ngayon pa lang, kahit sabihin na nawala yung career nyo dahil sa bata, blessing pa rin yan. Yun, baka pagsisihan nyo balang araw, kaya kung ako sa inyo, ito doon nyo, alagaan nyo, tanggapin nyo na lang. Yun ang pinaka-best. Yung tatanggapin mo na lang talaga. So, ayun na nga. Hanggang sa, ayun, marami akong na-miss nung pagka-baby niya. Pero wala na. Past is past. Ngayon na lang ako bumabawi. Diba? At least bumabawi pa rin. Tapos yun, yung career ko na dapat makakapasok na ako noon sa isang reality show, eh, hindi ko na nagawa. Ang dami ding mga offer pa bukod doon na hindi ko na rin nagawa kasi nga nabuntis ako. So, syempre, naibigay na sa iba or hindi na nagtuloy-tuloy. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na lang ako sa pagiging dubber. So, iniisip ko, bakit ganun? Parang malas ko naman. Pero ngayon, alam ko na yung sagot. Kasi siguro, kaya hindi binigay sa akin yung career na dapat noon ko pang hinahangad. Kasi, para dito talaga ako ngayon. Yun yun. So, marunong din si God. Alam niya kung saan ka ilalagay. So, sa mga naghihintay dyan na parang, bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? Bakit ganun? Ganyan-ganyan. Andayin mong tanong, baka talaga may tamang timing para sa'yo. Ako ang tagal bago yung tamang timing. At saka, sobrang dahan-dahan talaga na ang dami ko din mong pinaghirapan. So, siguro, hindi ako para sa pag-artista or whatsoever. Ever before, para talaga ako dito. Kasi kung natuloy yun noon, edi iba yung career path ko. Diba? So, ibig sabihin, tama lang talaga lahat din ng mga nangyari. So, magtiwala ka lang. And alam nyo, sobrang mapaglaro din yung tadhana eh. Kasi, since yung anak ko na ngayon naging artista, yung first ever teleserye niya, which is Binoy Henyo, nung pumunta siya sa press ko noon, sabi sa akin ng director doon, parang namumukaan kita. Ikaw yung hinahanap namin dati eh. Dun sa reality search na pinag-auditionan ko nga. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka biglang nawala? So, sinagot ko. Sabi ko, nabuntis po kasi ako noon and siya na po yung naging anak ko. So, parang grabe lang. Ang galing ng pagkakataon. Alam niyo yung nagtatagpo-tagpo at nagtatagpi-tagpi. So, yun. Nagulat lang ako na yung pinagbubuntis ko ng mga time na yun, siya pala yung magiging director ngayon. So, nagulat ako. Yun. Tapos, siya pala yung gaganap dun sa Binoyhenyo na yun. So, ayun lang. Hindi nga ako naging artista, pero yung anak ko naman yung naging artista. So, parang siya pa rin yung nagtuloy. And now, I'm happy naman kung anong meron ako ngayon na vlogger ako, influencer ako, nakaka-touch ako ng buhay ng iba, kung nakaka-touch man ako ah. So, masaya na ako dun. And siguro, ito rin yung pinili para sa akin. Kasi feeling ko baka nung time na yon or kung ang path ko eh tungkol sa pag-artista or showbiz, baka hindi ko rin kinaya yung mga intriga. Kasi ngayon pa lang, hirap na ako. Kumbaga, alam niya siguro na mahina yung loob ko. At alam niya siguro kung ano yung dapat sa akin o yung mga taong iiwas o ilalagay sa akin. So, alam niya talaga lahat. So, magtiwala ka lang and ipagdasal mo lang.
And huwag ka mawawalan ng pag-asa kung matagal pa yung break mo. Yun naman ang masasabi ko tungkol sa career. So anyways, being a mom naman, hindi naman talaga ako perfect. Ang dami ko talagang flaws, ang dami ko pinagsisisihan. Pero at least bumabawi ka. And ang masasabi ko sa mga kabataan ngayon, hinay-hinay ka lang. Lagi mong iisipin kapag gagawin mo yun. Baka mabuntis ako, kaya ko na may responsibility. And kung mangyayari naman yon, well, nangyari na. Huwag na huwag mong iisipin na ipalaglag. Kasi sobrang hindi maganda. Pumasok pa lang sa isip mo yon, tanggalin mo na siya agad. Lagi mong isipin, 9 months lang to, oo nga, 9 months kang maghihirap. Pero malay mo naman after that, may mga mangyayaring blessings sa'yo. And yung baby mismo, blessing na yun eh. So magtiwala ka lang. Kumbaga, malalagpasan mo din yan. Yun lang ang masasabi ko. And huwag ka matakot kasi sa una, magagalit man yung parents mo o yung ate mo kung sino mang kasama mo. Pero matatanggap din nila yan, lalo na kapag baby. Kasi ako, iniyak ko talaga nun. Gabi-gabi ako umiiyak dahil di ko matanggap. Pero tingnan mo naman ngayon. So yun ang masasabi ko. Huwag kang mag-alala. Kasi malalagpasan mo din yan. Okay? So, yun lang. That's all. So, ayun lang. And the rest is history. Thank you so much sa pakikinig ng story ko. Sana na-inspire ko kayo. And kahit pa na may konti kayong nalaman sa akin, kung ano man yung mga bagay na hindi ko na pwede sabihin pa, or hindi ko pa makikwento, sana ibalato nyo na lang po sa akin yun. And irespeto nyo na lang po yung decision ko kung ano man yun. Diba? Kasi kanya-kanya talaga tayo na may kwento rin ng buhay na hindi natin kayang sabihin lahat. Ganon. So anyways, yun lang. Thank you so much for watching this vlog. And happy Mother's Day sa inyong lahat. Ganon din po sa mga mommy at syempre sa mga young moms. Ayan. Yun lang. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye-bye!